أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahalkum mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang hapon po sa inyo lahat at ngayong araw po sa maiksing oras natin, ang ating pag-usapan inshallah ay patungkol po sa bagay na ano ang gagawin ng isang Muslim kapag siya ay nagkamali sa kaniyang salah. Kapag tayo ay nagdarasal, hindi po maiwasan na minsan ay nagkakamali tayo sa ating salah. Ano ba ang dapat nating gawin? Ang pagkakamali sa salah ay maaring sa tatlong bagay. Una, ay maaring naiwan na parte ng salah. Pangalawa, ay maaring nagdagdag ng parte ng salah o meron siyang idinagdag. Ang una ay nagkulang siya. Ang pangalawa ay meron siyang idinagdag. Ang pangatlo ay yung tinatawag na meron siyang pag-aalinlangan. Meron siyang pag-aalinlangan. Okay, unahin natin yung pinakauna. Ang pagkukulang sa sala, halimbawa ang isang tao ay nagsala at meron siyang pagkukulang. At ang pagkukulang sa sala ay maaring sa apat na bagay. Maaring sa apat na bagay. Una, maaring naiwan niya ay ang pagkakamali niya ay naiwan niya ay kondisyon ng sala. Maari namang ang naiwan niya ay haligi ng sala. Maari naman ang kanyang naiwan ay obligado ng sala. At maari naman ang naiwan niya ay sunna ng sala. So dapat alam natin ito. Ano, sa mga kapatid natin inshallah na mga Muslim ay narapat na ito ay pinag-aaralan natin. So una-una, ano ang mga kondisyon ng sala? Kapag ito ay naiwan, ay dapat na ulitin ang buong sala. Dapat na ulitin ang buong sala. Halimbawa, nagsala ang tao na walang tahara. Nagkamali siya, hindi niya alam, nakalimutan niya. Wala siyang tahara, hindi siya nakapagudo. Okay? So nagsala siya. After ng sala, natandaan niya na wala pala siyang hudo. So anong gagawin niya? Uulitin niya ang buong sala. Uulitin niya ang buong sala. Okay. Ganun din, kung nagsala siya na ng maghrib, na hindi pa nag-aada ng maghrib. Okay? So, hindi pa pumasok ang oras ng sala. Kabilang sa kondisyon ng sala ay ang pagpasok ng oras. So, nagsala siya nang wala sa oras, bago 10 minutes bago ang maghrib. So, pagkatapos ay biglang nalaman niya na mali pala siya sa oras. So, anong gagawin niya? Siya ay ulitin niya ang buong sala dahil siya ay nagsala na hindi pa pumapasok ang oras ng sala. So, kapag naiwan natin ang mga kondisyon, shart o syurut ng sala, ay narapat na ito ay ulitin natin. Ulitin natin ang buong sala. Kasi kondisyon ang naiwan natin eh. Halimbawa, sabi nga natin, nagsala na walang tahara, hindi nakapagudo, o kaya nagsala nang wala sa oras. Pero sa kibla, kapag ito ay sinasadya, walang hindi naganap ng paraan ng tao. Okay, hindi nag-ano yung tao, no? Hindi ginawa ang lahat na makakaya para mahanap yung kibla, ay doon siya uulitin niya ang buong sala. Halimbawa, nagsala ang tao sa hotel. Pagdating sa hotel, nagsala agad. Allahu Akbar. Pagkatapos ng sala, nakita niya, meron pala doon nakalagay na ang kibla ay doon, lalo na yung mga hotel sa Middle East. May nakikita kayo, doon pala yung kibla. So, dapat, bago tayo magsala, kung meron siyang tinatawag na pagkukulang, ay ulitin ang sala. Pero kung halimbawa, nagtanong siya, asan ang kibla? Sabi niya doon. O kaya may sign doon na nagtanong-tanong siya sa mga tao doon. Tapos, pagkatapos nung 3 days niya doon, ay sinabi sa kanya na ang ano pala doon ay tinatawag na ang kibla ay hindi pala doon. Okay, so pagkatapos na kanya ginawang pamamaraan, nagtanong siya, naganap siya ng paraan, lahat-lahat, ginawa yung kanyang, kumbaga yung side niya, ay hindi niya uulitin ang sala. Pero kung nagkulang siya, hindi siya nagtanong, hindi siya gumamit ng cellphone, hindi siya yun ay uulitin niya ang sala. So kapag iniwan o nagkamali ang tao sa kondisyon, katulad ng nagsala sa wala sa oras, hindi pa, tinatawag na hindi pa dumating ang oras, pero nagsala na siya. So yan ay uulitin niya lahat. Kapag naman siya ay walang tahara, nagsala siya na walang tahara, na pagkatapos na wala pala akong tahara. So yan ay tinatawag na ulitin niya ang buong sala. So yan ang pinakauna. Nag-iwan siya ng kondisyon ng sala. Pangalawa,
Yung po may mga katanungan, pwede po kayo mag-comment at mag-message. Inshallah, sagutin natin mamaya yung mga katanungan. Bid nila kung kaya natin. Kung hindi, itanong natin sa mga ulama. Pangalawa naman ay kapag nakaiwan ng haligi. Kapag nakaiwan ng haligi. Ano mga haligi ng salah? Katulad ng tinatawag ng Suratul Fatiha. Katulad ng Takbiratul Ihram. Yung unang-unang takbir. Yan ang tinatawag na Takbiratul Ihram. Pangatlo, halimbawa, yung pagruku, pagsujud. Yan, kabilang yan sa mga ano, o yung huling tashahud, kabilang yan sa mga haligi. Kabilang sa mga haligi ng tinatawag na sala. Okay. Kapag naiwan niya ng tao, ay uulitin niya yung rak'ah na naiwan niya doon yung haligi ng sala. Nakuha niyo? Halimbawa, sa unang rak'ah, ay kumpletong nagawa niya yung haligi ng sala. Sa pangalawang rak'ah, naiwan niya yung ruku. Okay? So, natandaan niya sa pangatlong rak'ah na wala pala siyang ruku. So, babalik siya sa tinatawag na pangalawang rak'ah na babalikan niya yung ruku para maging makumpleto yung pangalawang rak'ah niya. So, yung pangatlong rak'ah na yun ay kanselado na dahil doon siya babalik sa pangalawang rak'ah. Ang unang rak'ah niya ay mayroong kumpleto. Pangalawang rak'ah niya ay nag-iwan siya ng tinatawag na Fatiha. O nag-iwan siya ng tinatawag na ruko. O nag-iwan siya ng sujud. So yan ay tinatawag na kailangan niyang balikan yung rak'ah. Hindi ang buong sala. Ang babalikan lamang niya ay yung rak'ah na kung saan wala siyang may naiwan siya doon na haligi. Dahil unang rak'ah niya, kumpleto. Ano? Unang rak'ah niya, kumpleto. Pangalawang rak'ah, nagkamali siya. Nag-iwan siya ng Fatiha. Dito, counted na yung unang rak'ah. Babalikan niya yung unang rak'ah. At doon, yung pangatlo o pang-apat niya ay, ano niya, ikakansilado na niya. O di babalik siya dito sa tinatawag na pangalawang rak'ah. Tapos sa kanya ay kukontinue. Ha? Yung tinatawag na kaniyang sala. So, anong gagawin niya? Kailangan natin malaman ito. Kapag ka, halimbawa, pagkatapos noon na unang rak'ah ay okay, pangalawang rak'ah, nagkamali siya doon ng haligi, naiwan niya yung Fatiha, halimbawa. So, pangatlong rak'ah, naalala niya dito. So, babalik siya. Ibig sabihin, kasilado na yung pangatlo, babalik siya sa unang rak'ah, pangalawang rak'ah. Yung pangalawang rak'ah na ito ay doon, ay tinatawag na babasahin niya muli ang kanyang tinatawag na Suratul Fatiha. Tapos ay bago siya magsalam, o kaya ay pagkatapos ng salam, ayon sa majority ng mga ulama ay pwedeng bago magsalam o after ng salam ay magsujud ng dalawang sujud na tinatawag na sujud as-sahu. Sujud as-sahu. Sujud kapag tayo ay nagkamali. Dalawang sujud. Okay? Pwede na gawin ito bago magsalam. Pagkatapos natin magtashahud ay magpatira pa tayo ng dalawang patira pa saka tayo magsalamu alaikum, assalamu alaikum. Ganun din na pwede rin na after ng salam natin, saka tayo magsagawa ng tinatawag na sujud as-sahu. Lahat po yan ay pwede. Majority po ng mga ulama ay saan man dyan ay pwede. Pero meron pong mas mainam. O inshallah, ipapaliwanag din natin yan. Pero sa majority ng mga ulama, kahit yung magpatira pa tayo, bago magsalam ay pwede rin. O after ng salam ay pwede rin. Pero dalawang patira pa. Yun ang sujud as-sahu. Sujud as-sahu. Okay. Ngayon, yung kondisyon, kailangan ulitin na buong sala. Yung haligi, kapag naiwan, ay uulitin yung rak'ah na nag-iwan doon ng haligi. Yung obligado naman. Ang obligado naman ay kabilang dyan ay yung unang tashahud. Unang tashahud. Kabilang sa mga obligado rin sa sala ay yung pag-upo sa pagitan ng dalawang ano, yung pag-upo. Okay? Sa dalawang patira pa. Kabilang yan sa tinatawag na mga obligado. Okay. Ngayon, halimbawa, yung ano natin, sa pangalawang tashahud, dun naiwan. Ano? Dito, marami dito. Naiwan ng isang tao ang unang tashahud. Halimbawa, nagsala siya ng Salatul Maghrib. Salatul Maghrib. Ang Salatul Maghrib ay may dalawa, o Salatul Asya, may dalawang tashahud. Mayroong dalawang tashahud. May dalawang tashahud. So ngayon, anong gagawin ng tao? Kapag naiwan niya o nakalimutan niya at hindi siya nakapagtashahud ng unang tashahud, siya ay tumayo agad at sinabi niya na Allahu Akbar. Okay, ngayon, babalik ba siya kapag naalala niya o hindi? Ayon sa majority ng mga ulama, kapag nakatayo na maayos ang tao, ay hindi na siya babalik.
sa unang tashahud yan, ha? Unang tashahud, hindi yung huling tashahud, ha? Ano natin dito uling tashahud? Yung pangalawang rak'ah. Ang pangalawang rak'ah na ano doon, magtatashahud ka doon. At yung pagtayo mo sa pangatlong rak'ah na hindi ka nagtashahud ng unang tashahud. Okay? Ang unang tashahud. Ngayon, hindi ka nakalimutan mo. Tumayo ka. Pagtayo mo, Allahu Akbar. Okay. So, anong gagawin mo? Sabi ng majority ng mga ulama ay kapag nakatayo ka na ng maayos, meron pong sounds, inshallah, sa ano. Pero yung iba siguro, naka-anoin yung sounds niya. Pero sa iba naman, okay naman. Hindi ko alam kung ano bang nangyari sa ibang sounds. Okay. So, inshallah, anoin natin yung ano, ha. Hindi po babalik. Okay? Hindi siya babalik sa tinatawag na yung pagtashahud. Hindi siya babalik. Anong gagawin niya? Itutuloy niya yung pangatlong rak'a. Kasi obligado yan. Obligado. Hindi siya haligi at hindi siya kondisyon. Okay? Obligado siya. Pero yung sinabi ng mga ulama, kung may oras pa, halimbawa, pagtayo pa lang niya, naalala niya, babalik siya. Babalik siya. Pero kapag nakatayo na siya ng maayos, ay hindi na siya babalik. Pero anong gagawin niya? Kapag obligado ang naiwan, ay siya ay tinatawag na siya ay magpapatira pa ng sujud as-sahu. Okay? Siya ay magpapatira pa ng sujud as-sahu. Tulad nung ginawa na natin sa haligi, kapag naiwan ng haligi, ay ibabalik yung haligi. Pagkatapos, ay siya ay tinatawag na magsasagawa ng dalawang patira pa. Ang sinabi nga natin, majority ng mga ulama, ay pwedeng gawin yun kapag tayo ay bago magsalam, after ng tashahud, huling tashahud. Ha? Bago tayo magsalam, ay yun ang saka tayo magpapatira pa ng dalawang patira pa. Dalawang patira pa. Pwede rin na after ng tinatawag ng salam, saka tayo magpatira pa. Lahat po pwede yan. Okay? Majority ng mga ulama, lahat ay pwede yan. Lahat ay pwede. Tanggap. Okay, ngayon, yun ang sinasabi natin na obligado. Okay? Ngayon ay ang pang-apat ay kapag ang naiwan ng tao ay ang sunnah. Anong kabilang sa mga sunnah? Ha? Yung mga sobra ng pagbabasa. Yung ano, yung suratul, yung iftitah, mga sunnah yan. Yung bago yung fatiha, a'udhu billahi minasyaitan rajim, bago yung fatiha na istiftah, ha? Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayay, at saka yung ibang mga dua, yan ay mga sunnah. Katulad din ng sura pagkatapos ng suratul fatiha. Ang suratul fatiha ay haligi. Ang sura pagkatapos niya, halimbawa suratul ikhlas, suratul falak, suratul nas, ano mabasahin natin, yan ay kabilang sa mga sunnah. Ganun din ang binabasa sa mga sobrang binabasa sa tinatawag na subhana rabbiyal azim, basahin natin na ng marami ay sunnah. Basahin natin ng tatlong beses, sapat na ang isang beses, pero sunnah ang basahin natin ng tatlong beses. At ganun din sa ibang mga binabasa, sa kapag tayo ay nakaruko o nakayuko, nakasujud at nakaupo, ganun din. Okay, so kapag naiwan natin ay sunnah, anong dapat natin gawin? Sinabi ng mga ulama, kung ito ay nakasanayan na binabasa natin, halimbawa, sura na maliban sa sura Al-Fatiha. Sura maliban sa sura. Naiwan natin, tayo ay nagsala. Pero nakasanayan natin na kapag tayo ay nagdarasal, ay nagbabasa tayo ng tinatawag ng sura. Nagsala tayo ng Fajr, suna ng Fajr, o kaya ay yung Fajr sa bahay, o kaya sa mga kababaihan. Tapos, nagbasa tayo ng Suratul Fatiha, which is ito ay haligi. Ang sunna, babasahin natin, kulia ayyuhal kafirun, sunna. Ngayon, ay naiwan natin ito na tinatawag na ito ay sunnah. Sabi ng mga ulama, kung ito ay nakasanayan mo, na ginagawa mo siya palagi at naiwan mo siya, ay sunnah rin na ikaw ay magpatira pa ng dalawang pagpapatira pa. Hindi obligado. Sunnah na magpatira pa kung gusto natin. Kung hindi, ay wala pong masama doon. Yan ang pananaw ng ating mga ulama. Okay. Kung hindi naman natin nakasanayan, ay hindi na po sunnah. Hindi na po sunnah kung sunnah ang naiwan natin. May mga ibang ulama na kanilang sinabi na kapag naiwan ang sunnah, mga sunnah sa sala, ay pwede po na magpatira pa. Okay? Yan ay ibang pananaw ng ating mga ulama. So yan ang tinatawag na mga
mga bagay na pagkakamali sa sala. Kapag tayo nagkamali, ay maaring yung tinatawag na kondisyon. Kapag kondisyon, ay uulitin ang buong sala. Kapag haligi, ay kailangan ay ibalik natin, ibig sabihin ay ibalik natin yung haligi at pagkatapos ay saka tayo sagawa ng pagpapatirapa, dalawang pagpapatirapa. Kapag naiwan natin yung tinatawag na haligi, ay ibabalik natin yung pagpapatirapa. Yung haligi na naiwan natin. Pagkatapos ay tayo ay magpapatirapa ng dalawang sujud. Allahu Akbar, tapos Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Ganun din sa obligado. Kapag naiwan natin ang obligado naman ay hindi na kailangan ibalik, hindi na kailangan ulitin. Lalo na kung tinatawag na nandun ka na, nakatayo ka na, na yung tinatawag na nag-ano ka na sa pangalawang step mo, na step mo na sala, hindi mo na uulitin pero magpapatira pa ka ng tinatawag na dalawang patirapa. Ganon din sa sunna. Kapag naiwan naman natin ang sunna, tayo din ay magpapatirapa kung ito ay nakasanayan natin na ginagawa natin palagi itong tinatawag na sunna na ito. Okay? So kung hindi natin nakasanayan, na ano mga ibang mga ulama sinabi nila na pwedeng hindi na at pwede naman na tayo ay magpatirapa. Okay, ngayon, pagkatapos ng ano natin kapag naiwan, ay yung namang sobra. Kapag sobra na nagawa natin sa sala. Kapag sobrang nagawa natin sa sala, ay automatic yan. Kapag tayo ay tumayo sa pang-apat na rak'a o maghrib, o kaya ay pang-limang rak'a kung salatul isya, ibig sabihin, sumobra tayo ng isang tinatawag na isang rak'a. Anong gagawin natin kapag naalala natin o narinig natin yung sinabi na subhanallah, ay diretso na tayo ay tinatawag na, tayo ay babalik doon sa tinatawag na tashahud natin. Okay? Kasi dito, una-una, hindi pwede na dagdagan ang sala. So kapag naalala mo na sobra, diretso ka na uupo at ikaw ay magtashahud. At pagkatapos, kapag ikaw na ay nagtatashahud, ay magpapatira pa ka ng dalawang sujud as sahu na patirapa. Dalawang patirapa. So pwede na gawin mo bago ka magtaslim yung salam o kaya ay after ng tinatawag na ikaw ay magsalam, ay magpatira pa ka ng dalawang sujud. Yan ay pwede natin gawin kapag tayo ay sumobra ang tinatawag na sala natin. Okay? Kapag sumobra, yung sala natin. Ganun din na pangatlo ay yung pag-alilangan. Ano ang gagawin natin kapag tayo ay nag-alilangan? Marami yan na hindi natin alam. Tatlong rak'a ba na ba tayo? Pang-apat na rak'a? So nag-alilangan tayo. Alin ba? Di ba? Pagbalik natin halimbawa sa pangalawang rak'a, tatayo tayo sa pangatlo, hindi natin alam. Pangatlo ba ito o pang-apat? Okay? Pangatlo, pang-apat. So ano natin, no? Pagtayo natin doon, kung alanganin tayo, ay dapat nating tingnan ang dalawang klase na ito. Nag-aalilangan ka na 90 to 100% na hindi mo alam kung ano ang tama. Dalawa ba o tatlo? Dalawa o tatlo? Okay. Yan ay tinatawag na ano? Hindi mo talaga alam. Okay. Sabi ng mga ulama ay kapag ka hindi mo talaga siya alam, ang gagawin mo ay kung tatlong rak'a, nag-alilangan ka, tatlo o dalawa ay gagawin mong ang sala mo ay gagawin mong dalawa. Iba, tatanggalin mo ito at gagawin dalawang rak'a lang. Okay, nag-alilangan ka. Tinatawag na ano bang nasala ko? Dalawa o tatlo? So, kung talagang wala ka na talaga hindi mo talaga alam, nag-alilangan ka ng 100%, hindi mo alam kung saan dito. Sabi ng mga ulama ay dun ka sa tinatawag na masigurado na dalawang rak'a at pagkatapos, kung maghrib yan, ay dagdaga mo lang ng isang rak'a. Magiging tatlong rak'a. Kung namang isya, ay dagdaga mo ng dalawang rak'a. Magiging apat na rak'a. Okay. So, sabi ng mga ulama, babalik ka doon sa mas maliit para sigurado. Para sigurado ka. Kung nag-alilangan ka o tatlo o dalawa, babalik ka sa ang isipin mo ay ito ay pangalawang rak'a pa lang ito at ang gagawin kong pangatlo ay gagawin kong sala na rak'a na ito ay pangatlong at tinatawag na rak'a. So, doon ka sa maliit. Doon ka sa mas maliit. Yan ay kapag tinatawag na at siguradong-sigurado tayo na hindi natin alam. Pero, kung yan ay mga bulong lamang, alam natin na mas malapit ka dito sa tinatawag na dalawang rak'a. O kaya dito sa tatlong rak'a.
mas malapit ka doon. Alam mo, pero ito ay may mga ano lang, tinatawag na may mga wiswas, mga bulong ni Shaitan lamang ito, ay doon ka sa tinatawag na, kung tatlo, merong mga bulong-bulong dyan, huwag mo nang pakinggan yung bulong-bulong na yan. Kung may mga ano lang yan, ha? Kung mga bulong-bulong lang. Pero alam mo na, meron kang nag-aalilangan nga, pero ang isipan mo ay mas malapit, 60 to 70% na tatlong rakah ito. So huwag mong pakinggan ang mga bulong ni Shaitan. Kasi palagi nandyan yan eh. Pag takbir pa lang nga natin, Allahu Akbar, naalala mo kung nasaan ang susi mo, naalala mo saan mo tinago yung pera mo, naalala mo yung mga, yan, si Shaitan, ganyan. Okay? Wanala, gusto niya sirain ang sala natin. Kaya tayo nagpapatira pa dahil yan ay isang bagay na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magpatira pa ka kapag ikaw ay nagkamali dahil yan ang ayaw na ayaw ni Shaitan. Yan ay upang tayo ay maikumpleto natin yung pagkakamali natin, tayo magpatira pa ng dalawang patira pa. Sujud as-sahu. Subhanallah. Napaka maaway ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin para ito ay makumpleto natin ang sala. So pagkatapos noon, yung sinabi natin ay ikaw ay nag-alilangan, kapag wala ka na talaga, wala ka ng alam, sabi natin 100% hindi mo alam, tatlo o dalawa, doon ka sa dalawa. Okay? Kapag naman 60 to 70% na alam mo na ikaw ay pangatlong rak'a, nag-alilangan ka lang o dalawa, doon ka sa tatlong rak'a, huwag mo na pakinggan ang mga bulong ni Shaitan. Okay? So dito, ang gagawin natin ay tayo ay magpatira pa bago magsalam o after ng salam. Lahat yan sinabi natin kanina, sinabi ng majority ng mga ulama, pwede na bago magtaslim o after ng taslim ay tayo ay magpatira pa ng dalawang patira pa. Yan ay sunnah na dapat gawin ng isang tao kapag siya ay nagkamali sa sala. Ha? Nagkamali sa sala. So siguro malinaw po yung sinabi natin na yung tatlo, kapag tayo ay nakaiwan, dumagdag o kaya ay mayroong pag-alilangan, yan ang dapat nating gawin. Okay, sagutin natin yung ibang mga katanungan dito. Inshallah, kung kaya natin. Kung hindi naman. Paano po kung mawala ang sala ko? May sa ako ngayon. Paano itanggalin to? Hindi ko alam anong ibig sabihin ng tanong. Ulitin na lang. Pasensya na po. Okay. Kanina may nagtanong dito. Okay. Okay, sa oras naman sa sala, sa oras sa sala, yung natin, yung application natin sa cellphone, ang mainam po, yung mga application ay kumuha tayo ng application na inshallah yung mapagkakatiwalaan. Pero kung may masjid na malapit sa atin, tingnan natin yung tinatawag na application doon sa masjid, oras ng masjid. Kung malapit siya doon, exactly, o may pagkakaiba ng isang minuto, ganyan, ay inshallah ito ay malapit. Pero kung magkaiba ng 5 to 10 minutes, itama mo yun. Doon ka kumuha magbasi sa masjid. Kasi yan ay mayroon mga tao na talagang nag-check doon, na naka-assign doon, nag-check nila yung oras ng sala doon. Kung wala naman tayong sa bahay tayo, malayo ang masjid, so inshallah, doon tayo, i-check natin yung natin, yung orasan natin o yung application natin doon sa pinakamalapit na masjid, itama natin doon kung may pagkakaiba at yun ang ibasihan natin inshallah kung malayo tayo sa masjid. Meron pa ba? Okay, so ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo at bumabati ng assalamu alaikum. Siyempre, ako muna isasagot sa inyong salam sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At kung mayroon po kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment at inshallah bigyan natin ng linaw kung alam natin. Kung hindi naman, itanong natin sa mga mas maalam na mga ulama. At ganoon din na pwede kayong mag-message. Kung hindi natin minsan ay halimbawa hindi natin mabigyan ng ng sagot yung ibang mga comment, ako po humihingi ng pasyensya dahil minsan baka hindi natin nakikita. So ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.